Sir Reverend Father, salamat sa mga wonderful prayers. Sa lahat po ng dumaloy, dumamay sa magulang. Maraming salamat. Magpapasalamat pa ako sa lahat ng dumamay. Dahil sa mga relatives, close friend, family friend, good afternoon po. Doon po kami nagpapasalamat. Ulit-ulit na nagpapasalamat po. Siyempre, as sa magulang ako, magulang ko pala yan. Bali, never kasing ma-accept pala na sa pamilya namin, mayroon kami mga yung parang tanggapin ba? Pero sinabi na ni Father, talaga sa lahat. Yan lang naman yung mga effort na pinakita ng magulang ko sa akin o sa mga kapatid ko. Yan lang din naman parang dapat kapatan ko na yung instruction na malit. Kahit na ganun yung sinabero ko. Yan ang panan nila yun. Ang karapatan namin ng mga anak nila. Yun lang naman ang yun lang yung sinabi ko na mayroon tangkin paano mag-upo kaya kanyang kami regret namin pero hindi lang yung pag-isang tao kaya tinigal mo lang ang aking tao. Yun lang naman yung dati mong hirap ng ano yung ginang ko yan. Di ba ako ba? Kinakita ko siya. Kung paano ka rin yan. Ganun lang naman di mong pasalamatan. May nakikita ko siya. Never ko ba yun. Parang inaya ko. Sa totoo, hindi siguro ako nakapag-aral kung pinabayaan ako. Kaya nung saan, ano mga sakit talaga ang tanggap. Sinabi na ng military father na dyan tayo lang. Ngayon po ngayon tayo. Na ganun na talaga sa iyo. Pati, salamat na ako. Dahil ko na present ng barangay namin. Sinabi ng barangay. So, mayor namin dyan. School maintenance. Salamat sa iyo. Kahit na nag-fasting, karang maray ko sa iyo. Andiyan sa kanilang pati. Kaya mo hindi fasting. Fasting mo sa iyo. Pero mali niyo ang na-feel na mo as of now. Anong ninyo? Ipaka-8 at 7 ako na. Idol namin si Mama. Idol talaga namin yan si Mama. Kung i-describe ko si Mama, so wala mong kakilala. Kaya kayo na kinang verbasin din ang mga kompleto pangalan ni Mama. Nanita, Benveno, magaling Kibuyen. Masabi ko, ma-describe ko muna, i-describe ko muna sa inyo kung sino si Mama para sa amin na mga anak niya. Ang Mama namin, wala ang, grade 6 lang at natapos. Yan si Mama. Then, grade 6 lang yan si Mama, pero ambisyosa siya.
Yes, my mom is very ambitious. Bakit? Alam niyo ba, marami kami. Siyang kami. Tapos, si papa ko, nagapinupalay si Moay. Mahirap yung trabaho nila. Ang nakakilala sa tatay ko, sabungero, ano siya, pero ang mama ko, ay no, nakilala niyo si mama bilang manggagamot. Si mama mahilig na magtayo-tayo kasi PBNA kami, Philippine Benevolent Nationalist Association. Si mama, grabe talaga yan siya when it comes to devotion. Devoted na siya kay Mama Mary. Hindi niyo siya nakikita kasi si Mama. Yagir, I know, marami nagasabi na si Mama marumi. Kasi si Mama, alam niyo, kahit ganun lang siya, love namin yan. Si Mama, nakapaalam yan. Nakikita niya sa bahay, nakapaha. Parehan sila ng tatay ko, nakapaalam yan. Ayaw yan nila mag-chinelas. Pagpasuotin mo yan, feeling namin, mayaman na kami pag nakasuot sila ng chinelas. Totoo yan. Pero, kahit ganun si mama, matulungin yan. Lagi kami nag-aaway ni mama, noon, kasi pag-birthday ko, ayun, wala akong handa. Magalit ako. Hanggang ngayon, magalit ako kay mama. Maglungkot-lungkutan ako sa bahay. Ako sa lahat ng magkakapatid akong kakaiba. Kasi pag-birthday ko, gusto ko may handa ako. Tapos si papang ko, may dala talaga yan siya. Sabi ko pa, birthday ko pa nga. Ma'am, birthday ko. Maghanap ngayon si mamang na at papang ng cake at saka ice cream. Matayin nga na madaukot siya. Yun, madaukot siya. Kaya si mama, malipay na yan siya. Kala ko si mamang ko, yan si mamang, I know, nakakita niyo yan. My team, kasi palaging hawak ng uling. Anong balin niyo hanggang sa kanyang pagtanda ngayon? Professional na ng kanyang siyang nanak, uling pa rin. Hinawakan niya. Grabe ang karanasan ni mama. Share ko lang sa inyo, uling, ihilay lang ihi, pero bilang isa ka na. Kasi kami, nung bata kami, kinukot yan man kami kasi bakit sila papapobre, bakit maraming anak. Ngayon, mahirap sila, pero hindi pala sila mahirap kasi nandito kayo. Makita niyo si mama kapag nakapunta kayo doon sa bahay. Alam niyo ba si mama, ilang buwan naging bulag? Naging bulag si mama. Hindi niya kayo nakikita pag pumunta siya kayo sa bahay. Tapos, hindi niya na rin kaya sa iihit niya. Makaiihit siya. Pero bilang isang anak, mahal namin ang nanay namin. Kahit ano pang marinig namin, kahit ano pa ang sabihin niyo sa aming nanay at tatay na mga yagit sila, marurumi. Tatay namin yun, hindi man kayo masaktan, kami nasaktan man, pero dinarasala lang niya. Yan ang palaging sinasabi ni mama na mga anak, magdasal lang kayo. Iba-iba man kami ang narating sa buhay, iba-iba man kami ng kagagawang pamilya, iba-iba man kami ng pag-uugali, pero isang magulang lang ang aming kinaisnan. Yan ang aming nanay. Ma, saludo kami sa iyo. Saludo kami kay mama. Kasi, alam niyo ba, kahit may nararamdaman din si mama, basta may magpag-amot sa kanya, sabihin lang niya yan, Nang, magpahirot ako, kahit galit na yan siya, pilutin pa rin kayo niya yan.
Ang hihot si mama, magdumot. Kaya nga yung last na kwat niya sa katawan niya. Nilalabanan niya pa talaga, pero hindi na kaya ng katawan niya. Kaya, masayang masaya kami na magkapatid. Sabi namin, hala, ganito pala ang kwa ni mamang. Yung yagit, yung marumi ang mga damit, marumi ang mga kuko, walang nasala na damit. Makabihis lang yun si mamang pag may puntahan. Pag-mission siya, ganyan. Ito pa lang nanay namin na yagit. Karaming nagmamahal. Kaya sa pamilya namin, masaya-masaya talaga kami ng yagit namin nanay. Ganito kadami ang nagmahal. Galing sa barangay, kasamahan ng ang kapatid ko, mga sila Ate Lawrence, mga kaopisina natin, tinulungan kami sa barangay, sa pamilya namin, sa ni mama at sa ni papa. Kami ay lubos po na nagpapasalamat sa inyo lahat. Hindi naman po namin kayo maisa't isa, pero kami po ay nagpapasalamat na sa ganitong pagkakataon, si kahit si mama maging masaya rin siya sa nangyari ito sa araw na ito. Kahit po kami ay nalulungkot na lumisan man siya sa amin, pero ang maiiwan po sa amin ay isang kagalakan, kasiyahan, at hindi palibog ko, kundi gusto namin kung saan at si mama makarating, kung ano man ang ginagawa niya ngayon, gusto namin yun ang nararapat para sa kanya. Kaya nga sabi ng kapatid ko, sabi niya, ma, bigyan ka namin na magandang kinakalalagyan mo ngayon. Kasi hindi namin matumbasan kung gaano kahirap, kung gaano ang pagmahal sa amin na aming ina. Yan ang nanay ko, si Anita Magaling Kiboyin. Maraming salamat po at magagal na ako kasi ito. This will be very short lang. Throughout my childhood po kasi, kay mama pa lang na-feel yung mga lola moments. Kasi nga, maagay ko na wala yung lolok sa other side. So, yung mga typical lola moments na secretly pagbigay namin pera, yung mga life advices niya sa amin, lalo na sa pag-aaral, also sa mga life stories nila, yun nga na, kwenta na yung Tita Iris kanina, kung ano yung struggle nila sa buhay, kung paano yung buhay nila, also kung ano yung buhay ni dati-dati. So, yun yung mga kwenta niya every time na mapunta kami sa mapunta kami. So, unconsciously, yung mga advices na yun, yung mga life stories na yun, nagkaroon siya ng impact sa akin na naging main motivation ko rin until now. So, I know, deep in my heart, yung mga pag-share ni mama ng mga struggle nila sa buhay is a way for us na maintindihan na dapat maayos yung path na matatarap namin, na dapat maayos yung magiging buhay namin. So, ma'am, thank you sa mga advices, sa mga stories na share mo sa amin na I will surely keep in mind forever. And also, thank you, ma'am, kasi hindi ka lang naging lola sa amin, naging nanay ka rin sa mga pinsan ko. And sa mga pinsan ko naman, I know na may kanya-kanya tayong memories, may mga nanay tayong experiences kay mama. Just know na yung mga memories na yun is magsaserve as a reminder for us na there is someone up there na mag-guide sa atin, na nag-roon sa success natin, na magpaprotect sa atin. And also, thank you, ma'am, sa mga paalala, thank you sa mga pag-help sa amin, sa mga pinsan ko. And also, even though hindi na ma-witness ni mamang yung mga achievements, yung mga mangyayari sa buhay natin, nandito naman siya sa puso namin, enrichment of pakinggan. And also, thank you, ma'am, sa lahat. And sa mga pinsan ko, let's know na kailangan galingan natin sa buhay para naman maging proud si mama sa heaven, okay? We love you, ma. Please continue to guide us from up there. Yun ang love you. Mga bata pa kami. Nakasakay pa kami kita kay daddy. Kasi,
pupunta kami kay Lola. Nag-a-wife pa yan si Daddy Ben. Lagi kami nagpupumilit na pumunta kina Mama. Kasi syempre, bukod sa nandun sila is nandun din yung mga pinsan namin. Sabi ko hindi ko siya. And ang bilis ng panahon kasi I am here na parang hindi nagsisink in sa akin lahat. Lahat ng mga nangyari. Like, nung pagkamatay ni Mama, kinabukasan pagkagabi nun, is parang doon ko lang na-realize na hindi na namin siya ulit makikita. Mahahawakan, mabibisita. Hi, Ma'am. Pangalan mo po pala to na ako. Hindi lang alam na sa hi, pero opo, ako po yun. Sa 24 years kong nabubuhay, alam niyo po na kasama kayo doon at hindi po kayo nawala. Thank you, Ma'am, sa pagmamahal sa amin ng mga apo mo. Alam ko na wala kang ibang hiling sa amin kundi ang mga pagtapos kami ng pag-aaral at magkaroon ng magandang buhay. No? Sayang nga lang at hindi makaabutan yung pagtatapos ng pag-aaral na dalawang pang apo. Inshallah, no, ma'am. Pagbubutihan namin and sana, ma'am, lagi mo pa rin bumangit gabayan. Yung bahay niyo, ma'am, parang ang hirap palikan at titigan. Nawala ka na doon sa tindahan. Nag-aupo kasama si Papa. Letting you go, ma'am, for your own good is not hard. You know what is, it is having to live next day without you. We will never be celebrating Christmas again with you. We will never be celebrating New Year's again with you. We will never be celebrating your birthdays again with you. It will be hard, ma'am. No, mahihirapan po kami. But if the place you find yourself is distant from hardship and sorrow, then everything is alright. Okay lang sa amin, ma'am. Ma'am, sana patatagin niyo po yung kalooban ni Papa. Aside from us, it will be in immense agony as he faces the tomorrows without your presence by his side. You are the hope of his soul, love of his life. I couldn't even imagine how heavy his heart and mind right now. The weight on his heart and mind must be unbearable as the thought of living without you must torment him every day for every moment. Give him enough courage to be strong for the days after tomorrow and many days after it. Kayo pong dalawa yung literal na sa kantang grow old with you. Sa mga anak ko po, ma'am, kila tita and tito, alam ko po at kita-kita sa mga mata niyo yung pagod at sakit. At alam ko hindi lang yun. I know deep within your hearts are the sana. I hope you will not blame yourself or even think that we didn't give her enough. I know if she'll be right now, sasabihin niya that you have given her the best help she could ever ask for until her last breath. Let go of the regrets, disappointments, hatred, pain, as it will be hard for Lola to move forward. The best thing we could do right now is to always strive to be good and better. She may not be here physically, but she will always be guiding you, us. Bawat hakbang natatahakin natin, everything na pagpupursigihan natin, every success that we achieve is an evidence of enduring love and legacy. One thing is certain, a mother's love is eternal. Though Mama is no longer with us, her love remains a constant source of strength and guidance in our life. Her presence, wisdom, and unconditional love will be forever connected into the fabric of our being. Ma'am, sana sa maiksing pagkakataon na nakasama mo kami mga apo mo,
So kadalasan makulit, maingay at marunong kami. Sana na iparamdam namin sa iyo kung gano'ng mahalaga sa amin. That the love we hope for you was sincere, even though most of us are not bogus to their feelings, kasi mga nansya lang maraming karamihan sa amin. Sa mga relatives, friends na pumunta po dito, alam ko yung iba nag-travel pa po, galing biyahe. Thank you po, maraming salamat for being with our Lola's journey until now. To the people na nagbigay ng suporta kay Mama, simula pa po noong nasa ospital siya, may it be financial or physical support, may you all be blessed, not just in this lifetime, but hereafter. Hindi man po namin kayo kaya isa-isahin, but in behalf of our family, thank you po, maraming salamat. Inalilahi wa inalilahi regyon, indeed we belong to Him and indeed to Him we return. We will all be facing deaths, we have our own timeline. During our time, I hope we will not forget to do good things and cherish every moment spent with our loved ones. May we use our time wisely making meaningful connection and creating lasting memories with our families. Money will come and go, but memories, they are once in a lifetime. Kahit na may pera tayo, but we cannot and never afford to bring back the memories.